Isang magandang araw na naman sa atin mga katoto, and welcome back to our YouTube channel. So sa mga nakasubaybay po sa ating pagpa-farming ng sampagita, no? Ito, papakita ko na sa inyo yung development ng ating sampagita. So far yung ginagawa natin ngayon mga katoto ay yung preparation para sa nalalapit na summer season, kung saan ang ating sampagita ay season ng boom ng pamumulaklak. So itong nakaraang bear months mula nung December, ang dami niyang bulak ko mga katoto, gaya ng nasabi ko, wala tayong magagawa pagdating sa ganun bagay, kasi nga talaga sa sobrang lamig na po-frost yung mga bulaklak, kaya nasisira lang, no? So kahit gaano karami yan, na siguro sa ganito kalawak na tanim mga katoto, nakakalating tabo lang tayo. Pero ang price noon pagdating sa market is 500 ay isang tabo. So kaya nagiging mahal yung bulaklak. So yung kasalukuyan natin ginagawa dito mga katoto, yung paglilinis muna. So ipapakita ko sa inyo gaya ng dati pa rin yung pagdadamo. So dito nga sa part na ito mga katoto, yan ha. Parang bigang nag-take over nung isang araw, kaya lang medyo sumama ang pakiramdam ni parang big, kaya pinagpahinga natin. So ito na yung development ng mga tanim natin dati. So yun o, nung unang nagsimula ako, ang liliit pa lang yan, yan, yan. Hanggang lampas sa bewang ko na, no? Yan. So inuna muna niya dinamuhan yung mga ilalim. So yung mga importante dyan mga katoto, yan, malilinis na yung mga ilalim yan. So yung gawing gitna niyan, re-retouch na lang natin, no? Importante lang dyan yung mapalitaw natin yung mga ilalim ng mga puno. Ayan, malinis na sila. Yan, tapos i-scatter natin yung mga baging na to. Itataas natin siya para pagtayo niya. So gaya na sinabi ko dati, yung support nating alambre, yan ang pinaka purpose niya, yung ilak siya para nasa taas siya. So pag mamimitas ka, nagkaroon siya ng bulaklak, nasa taas lahat. So yan, kung mapapansin nyo, may mga bulaklak pa rin siya, kaya lang gaya ng sabi ko, yung mangyayari before siyang pumuti, ayan, masisira na siya. Yan sila. So ang gagawin natin dyan mga katoto, titrim natin yan, mga dulo na yan, yung medyo tumaas na, titrim natin sila. So ito na yung taas ng sampagita natin mga katoto, almost umaabot na sa dibdib natin. So parang kailan lang to, hindi ka maiinip, ayan na sila. Balik naman sa pagbubum. So yung mga sampagita natin yan, nagtaas na. Parang kailan lang, nung magsimula tayo, maliliit pala yung mga yan. So ito na, hindi ka man nainip, ano naman sila. So continuous yung pagbulaklak naman ito mga katoto. So itong nalalapit na summer season na February, March, April, yan hanggang November na yan, wala na siyang hinto mga katoto. Siyempre dito naman sa ating neighborhood, si Mama Rudy. Magandang araw Mama Rudy. Si Mama Rudy, ganadong ganado sa kanyang mga ano, kanyang mga sili. Mama Rudy, musta naman yung sili natin? Okay naman, maganda naman. Okay. Ayan. Mukhang si Mama Rudy naman eh makaka-recover naman niya, no Mama Rudy? Maganda naman ang ayan. Ang alap maganda na 'yung mga sili Mama Rudy. So itong silihan ni Mama Rudy nito ay may kasama mga ano 'yan, kalamansi. So dati dito mga talong siya. So after ng talong, ito. Yung isa nating neighborhood na farmers na napakasipag, walang tigil ang lubay. Walang pahinga. Walang pahinga. Pinakapahinga namin ni Mama Rudy is magdamo. Ah, Mama Rudy. Pahinga, matutulog. Siyempre, sa dating naman ng mga halaman ni Mama Rudy, no, gaganahan ka naman talaga, mga katoto. Ayan. Modern technique na ginamit ni Mama Rudy. Ilagyan niya ng mga plastic. So, parang kailan lang din, ng after nung bagyong karding, talaga namang ibig naming maupo ni Mama Rudy sa naging resulta ng mga halaman namin. So, ika nga, sa sipag at syaga, ayan na. Recover na si Mama Rudy. So advice lang namin nila Mama Rudy sa inyo, no Mama Rudy, huwag kayong susuko. Tuloy lang, ika nga. Tuloy lang, anak, pagkatanim. Tuloy lang yan. Tuloy-tuloy lang, huwag tayong mawawala ng pag-asa. So ito lang ang pag-uwitan namin ni Mama Rudy. Ito ang ating cycle noir. So ito naman yung ating ano. Okay na. Ito naman ating kamyan. Ito recover na. So itong part na ito mga toto, yan yung natumbahan ng puno ng mangga natin. So ayan na sila. Need na lang silang damudamuhan at patubigan, no? Ayan na siya.
So kung matatandaan nyo, yung in-upload ko nung after bagyong Karding, talagang mawawalan ka na ng pag-asa. So ito na sila ngayon ulit, fully recovered na. So ito, maghihintay na lang ng rainy season, mga katoto. Naman yung pile ng damo na naipon na namin ni Parin Vic. So kung bakit nga ba nakatambak dito at di namin sinusunog, mga katoto, yan yung ginagawa nating organic. So pupunta tayo sa gawing kabila, no? Ito naman yung kasalukuyan nating pinagkakaabalahan pagka yung hanggat namamahinga tayo, mga katoto, yan yung harapan ng ating bahay. So ito, susunod na natin yan. Yan ay yung bunga nung sampagitat kamyon natin, mga katoto. So yan, unti-unting nabubuo yung ating bahay, no? So ito pa sa kabila, sa may gawing harapan, yung pile pa rin ng damo na tinanggal ni Parang Vic. Dito naman sa gawing harapan, ito na rin yung kamyahan natin na natumbahan din ng sari-sari mga puno. So kaya nga na nabangal man tong isang puno natin ng mangga na to. Ayan, meron naman siyang kapalit dyan sa may gawing harapan natin, no? Nakatoto, ayan. So ito nga, dalawang puno magkasunod na to. Ito yung rambutan, so matatas na sila. Ayan, yun nga, dalawang puno magkasunod na yan. Tapos ito yung pinalit natin dun sa ano, sa puno natin ng manggang malalaki, no, na salanta. Ito yung apple cider, yung isang kasunod naman, ito naman yung apple mango, at itong kasunod naman, ito naman yung Indian mango. So far namulaklak na yung Indian mango na yun, kaya lang hindi natin pinatuloy, no, masyado pa siyang bata, mga katoto. So sa taas ng puno na to, no, need mo na siyang gamitan ng sungkit. So pag namunga sila, abutin mo na lang. So hindi na tayo tumanim nung galing ng buto, no, na medyo matataas. Yan nga nagiging resulta, yung masalanta yung ating mga pananim. So ito na yung mga pinalit natin, medyo mabababa na lang. Ayun pa yung dalawa doon sa unahan. Meron na rin tayong dalawang buko doon sa harapan ng gate, tsaka yung isang imported na bayabas. So dito meron pa rin mga natira, mga tumubo, mga bagong bayabas. Sila yung matatamis. Dalawang klase sila, isang panuka at saka isang pampapak. Ay kaya nga yung gusto nyong kukutin, tatamis sila. Ito pa nga yung part na hindi pa natin nadadama, mga katoto, no? Dalawang span pa siya, bali dalawat kalahating linya na lang. Yan, so andito na tayo sa part na sa lugar na to. Yan, so ang gamit natin yung ating mga piko, no? Bakit nga ba asarol ang gamit natin, di grass cutter? So ang isang reason ng mga katoto is yung magambulan yung mga ano, yung mga ilalim ng puno, diretso gambol na siya. At the same time, makukuha pa yung ugat ng damo, no? Sama yung ugat ng mga damo pag tinanggal natin ang ano yan. Yan, kasama mga ugat niyan. So conform din, kontra dun sa grass cutter, hindi nasasama yung ugat. So dito sa ating asarol yan, kasama lahat ng ugat niya. So mas matagal bago makabuelo yung mga damo. Ayan na sila. So dalawang gamit niya nating asarol, isang malaki tsaka maliit. Yan, yung maliit na yun, yung pamana sa atin ni Parang Vic, si Miguelito. So shout out sa'yo dyan, Parang Vic de Leon, pagaling ka para sa nalalapit na pag-boom ng ating mga halaman. So dito na lang tayo, mga katoto. So pagbalik natin, dito naman tayo sa kabilang linya. Yan, medyo madamo pa yung dalawang linya natin. Support na to. Yan, tapos na yun ni Parang Vic, no? Malinis na siya. So konting retouch na lang doon sa gawing gitna ng linya, no? Pero yung mga ilalim niyan, almost tapos na ni Parang Vic. Anong lagi natin sinasabi, mga katoto, no? So yung puhunan natin dito sa ating sampagita ay sipag at syaga lang. So kung meron kayong mga bakanting lote dyan na pwedeng matamnan, hayaan nyo nga, huwag nyo nga hayaan tiwangwang. Tamnan nyo ng gulay, o kung gusto nyo sampagita, ganyan. May income kayo or gulay na ma-harvest. Sayang naman, higa nga, sipag at syaga lang. Nunod mo nang gumastos ng malaki para sa pagpa-farming.
ang talagang sikreto niya ni sipag at syaga lang. So hindi mo mamalayan yung panahon. Kaya nung mga nakasubaybay sa atin, ito na siya. Way back nung nagsimula tayo dyan, malilit pa lang sila, alaga-alaga. Hindi mo papansin yung takbo ng panahon, ito na sila. So yung bunga ng mga bulaklak na ito, mga katoto, ayun na, yung ating tinatay yung bahay. So ika nga, yung pagod, sulit naman, worth it naman. Katumbas lang ng mga pagod na yan is pahinga lang. Pagka medyo napagod ka, punta ka dito sa ilalim ng puno ng abokado natin. Meron tayong bench dito, yung ating ginawa. Tapos pag nagutom ka, dito yung lamesa natin. Pwede ka kumain dito. Pakalilim, presko. So, pagka mga 1 minute ka naglabo, medyo napagod ka na. Tapos baka dito sa pahingahan. Yan. Lamig dito mga katoto. So, station muna at pabalik na tayo sa ating ginagawang pagdadamo. Then after nun, papakita ko naman sa inyo paano itrim yung mga dulo niya para sa preparation. Isa sa preparation natin mga katoto, yung itrim yung ibabaw. Hanggang sa nagpare-pareho na sila ng laki, magiging mukhang bakod siya na straight line na kudrado. Yung maganda na siyang tingnan pagka nagkasabay-sabay na ng laki. Kung bakit nga ba hindi nagkasabay-sabay na ng laki yung mga sampagitan na natin mga katoto, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, na-lockdown siya twice. So ayun, na pinalitan natin ang pinalitan, continues tayo sa pagbibinhe, pagkatanim, kasi makakompleto na natin siya ulit. So wini-waiting na lang natin yung mas mga batang mga puno hanggang sa makuha na nila yung taas ng mga nauna sa kanila. So meron silang kuya dyan at ate. Kumbaga sila yung mga bunso, mga bagong tanim. So stay tuned mo mga katotata, tatuloy lang natin ginagawa. Tanghali na naman mga katoto, no? Lunch break muna tayo. Check natin yung mga baon natin. Mushroom. Kanin. At mukhang kanin pa rin yun. Itong isa, ano kaya ito? Mukhang estufado. So, lunch break muna tayo mga katoto, no? Dalawang linya na lang naman yun. Ano na nga tayo mga katoto? Pack up na. At medyo hapon na rin naman, natapos na rin naman natin siyang damuhan. So ang next step na naman natin mga katoto is yung hakutin yung mga damang tinanggal natin. Medyo hapon na rin naman, 5 o'clock ba? Rest na muna tayo. Maraming salamat nga po pala sa patuloy nyo nga pag-support at pag-subaybay. At sana pa meron kayo natutunan kahit konti lang sa ating mga munting binabahagi about it sa ating Sambagayta Farming. So hanggang sa muli po. Alam!